Kilala si Charlie na mabait, masipag at responsableng padre de pamilya. May dalawa siyang anak, parehong lalaki. Si Edwin ay 10 taong gulang, habang si John naman ay 3. Palakaibigan din si Charlie, kahit hindi kilala, nagagawa nitong ngitian. Kung kaya marami ang natutuwa sa kanya, mga kamag-anak, kaibigan at kalugar niya. Ngunit papaano kung ang lahat ng iyon ay magbabago sa isang iglap lang? Paano nga ba na ang isang tulad niya ay humantong sa isang nakakatakot at nakakasuklam na nilalang? Mahal, magpahinga ka naman. Kahit isang araw lang, huwag ka muna magbiyahe. Baka mapano ka niyan? Wika ni Mercy, ang kanyang may bahay. Mahal, saka na lang ako mag-off kapag may sapat na tayong ipon. Alam mo naman na may binabalak akong bilhin na lupa para hindi na tayo nangungupahan. Sagot naman ni Charlie sa kanyang asawa. Lahat ng pasahero na nagchat-chat sa GC ng grupo na kinabibilangan niya, kapag ayaw ng iba niyang kabaryo, ay sinasalo ni Charlie. Lamang dyan din kumbaga katwira niya. Hanggang sa isang gabi, mag-aalas 11 na ay nagising pa si Charlie ng isang miss call sa messenger niya. Naka-loud ang CP niya. Palagi iyon para sakaling may pasahero, kahit alanganing oras, pinipick up niya. Bro, Charlie, available ka ba? Pa-assist naman si Arman, nagpapasundo sa Cubao. Pauwi na sa Pililla, Rizal. May 3 message na pala para sa kanya ang leader nila o admin na si Celso. Pupungas-pungas pang bumangon si Charlie para magbihis. Nagising si Mercy dahil sa ingay na dulot ng pagmamadali ni Charlie. Oh mahal, saan ka pupunta? 10 oras na ng gabi ah. Abay, tanggihan mo na yung pasahero mo. Sa iba mo na lang kamo isa kayan. Uwi ka ng kanyang asawa. Ngunit ngiti lang ang naging tugon nitong si Charlie sa kanyang asawa. Humalik pa ito sa noo bago tuluyang umalis para sunduin ang kanyang pasahero. Mag-aalas 11 na ng gabi nang makarating sa Cubao si Charlie. Sa tapat ng Paddy's Point, doon niya hinintay ang pasahero. Tinex niya ang pasahero na nandun na siya. Maya-maya pa. Mabuti naman, mabilis ka nakarating bro. Isang tinig ng isang lalaki. Napapitlag sa gulat si Charlie. May nagsalita sa likuran niya at nang lingunin niya, nagulat siya dahil napakagwapo pala ng pasahero niya ngayon. Matangkad, maganda ang pangangatawan. Siguro nasa edad 30 na. Magandang gabi po, sir. Hindi na rush hour kaya mabilis akong nakarating. Wika ni Charlie. Bumaba si Charlie para iabot sa pasahero ang helmet na dala. Bro, sa Pililla, Rizal tayo ah. Wika ng kanyang pasahero. Naamoy pa ni Charlie ang mamahaling pabango nito. Habang nasa daan, tahimik nilang binabagtas ang kahabaan ng Marcos Highway. Nang biglang, nagsalita ang kanyang pasahero. Bro, ihinto mo muna sa 7-Eleven. May bibili lang ako. Ganun na nga ang ginawa ni Charlie. Bumaba ang gwapo niyang pasahero. At ito nga ay pumasok sa 7-Eleven. Nakita ni Charlie na alak ang binili ng kanyang pasahero. Bro, tara na. Bumili lang ako ng pampatulog at panulak na din. Nakangiti nitong wika. Ayos yan sir ha. Minsan ganyan din ginagawa ko. Lalo na pagka tapos ng trabaho at mabilis nga akong nakakatulog. Sagot naman ni Charlie sa kanyang pasahero. Agad niyang pinaandar na ulit ang kanyang motor. Habang nasa biyahe, nagulat si Charlie
naging madaldal na ang kanyang pasahero. Hanggang sa napag-alaman niya na kakamatay lang daw ng nobya nito. Kaya nagliliwaliw sa mga bar para malibang. Bro, iliko mo dyan sa kantong yan. Wika ng kanyang pasahero. Medyo nagulat si Charlie kasi wala naman siyang nakikitang kabahayan. Nagtataasang puno ang nasa lugar na yon. Sir, sigurado po ba kayo? Wala naman po ditong kabahayan. Saka, wala rin pong landas ng daan. Puro mapupunong kahoy lang po sir eh. Baka nagkakamali lang po kayo. Medyo naweweirduhang tanong ni Charlie sa kanyang pasahero. Basta ipasok mo na lang. Diyan sa kakahoyan na yan bro. Maraming bahay dyan. Di lang halata. Diyan ako nakatira eh. Sagot ng kanyang pasahero. Wala nang ang nagawa si Charlie, kundi sundin ang sinabi ng kanyang pasahero. Pero kinakabahan siya. May makipot nga palang landas papasok ng kakahuyan. Habang tumatagal, lalo siyang nakakaramdam ng kakaiba. Hanggang sa... Bro, dito na! Wika muli ng kanyang pasahero. Inihinto ni Charlie ang motor sa isang malaking puno. Bumaba ang pasahero. Nako, naubusan na pala ako ng cash. Pwede bang hintayin mo ko dito? Kukuha lang ako ng pera sa bahay. O kaya kung okay lang sa'yo, sumama ka na lang muna sa akin. Bibigyan din kita ng tip. Wika nito. Bumaba naman si Charlie. Pero sa totoo lang, pinaninindigan na siya ng balahibo. Hindi normal na taong pasahero kong ito. Bulong niya sa sarili. Gamit ang flashlight na dala, sumunod si Charlie sa lalaki. Laking gulat pa niya nang makita na sa likod ng malaking puno ay may bahay. Maganda ang bahay. Di maitatanggi na mayaman ang nakatira. Hanggang sa narating na nila ang pinto. May kinuha sa ilalim ng basahan ang lalaki. Susi pala. Agad binuksan nito ang pintuan ng bahay. Pagbukas pa lang ng pinto, kakaibang amoy na ang nalanghap ni Charlie. Amoy bulok na masangsang. Kaya di niya mapigilang magduwal. Sinindihan ng lalaki ang ilaw sa sala at tumambad sa harapan ni Charlie ang tambak ng mga katawan ng patay na tao. Karamihan doon ay babae. May mga lalaki din at kung hindi siya nagkakamali ay Grab driver ang iba sa mga ito. Jaran! Welcome sa bahay ko bro! Nakangising wika ng kanyang pasahero sa kanya. Nanlambot ang mga tuhod ni Charlie dahil sa kasulasulasok na nakikita. Wakwak ang katawan ng halos na lahat ng taong nasa harapan niya. Halos mapuno ang sala. Maya-maya pa, nakita niyang kumuha ng dalawang baso ang lalaki. Binuksan ng alak na binili sa 7-Eleven. Tinagayan nito ang dalawang kupita at iniabot ang isa sa kanya. Oh bro, shot ka muna oh. Huwag ka matakot. Harmless naman ako eh. Depende pala kung magiging mabait at masunurin ka. Makahulugang wika ng kanyang pasahero. Anong klaseng nilalang ka? Bakit ka pumapatay? Tulad nila? Papatay mo rin ba ako? Maawa ka sa akin. May mga anak at asawa ko. May naghihintay sa akin sa pag-uwi ko. Nanginginig ng mga tanong at pakiusap niya sa lalaking kampanting nakaupo sa harap niya. Awa buti pa.
inumin mo muna yung alak na hawak mo. Para naman mabawasan yung nervyos mo. Seryosong wika nito. Agad namang nilagok ni Charlie ang laman ng kupita. Natatakot siyang magalit sa kanya ang lalaki. Baka mapaaga ang kanyang katapusan. Nalasahan ni Charlie ang pait ng alak. Ilalapag na sana niya sa maliit na center table ang kupita. Nang biglang magsalita ang lalaki. Oops! Hawakan mo lang yan! Bigla itong tumayo at dinampot ang isang babae. Sa palagay niya ay ilang oras pa lang namamatay. Ilang sandali pa, biglang nagbago ang itsura ng kaharap niya. Naging mabangis itong halimaw. Lumabas ang matatalim na pangil at mahabang kuko. Sabay tarak sa leeg ng babae. Bumulwak ang malapot na pulang dugo. Sabay salin sa dalawang kupita. Nanlaki ang mga mata ni Charlie sa kanyang nakita. Maduwal-duwal siya. Alam na niya ang susunod na mangyayari. Ipapainom sa kanya ang sariwang dugo ng patay na babae. At dahil ganun na nga ang kanyang naiisip na susunod na mangyayari, kaya nakapagwika si Charlie na nga. Wag! Maawa ka! Ayoko! Di ko kaya! Di ko kaya! At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi nahiyang umiyak si Charlie. Gusto ko nang umuwi. Kahit huwag mo na akong bayaran. Pangako, walang makakaalam nito. Wala akong pagsasabihan. Pakiusap niya sa aswang na nasa harap niya. Nang biglang sagpangin nito sa leeg ang babae. Sinipsip ang natitira pa nitong dugo. Pagkatapos ay ipinatong sa supa na wala ng habas na winarak-warak pa ng kanyang matutulis na kuko ang tiyan ng babae. Naglabasan ang bituka nito. Di pa nakontento ang aswang. Dinukot nito ang puso ng babae. Sabay nga sab. Nangalahati na nga ang kinain nito nang iabot kay Charlie ang natira. Kainin mo yan kung gusto mo pa mabuhay at makauwi sa pamilya mo. Inumin mo rin ang dugo. Pagkatapos, malaya ka na makakauwi. Wika ng aswang. Halos panawa ng ulirat si Charlie. Oo, papalayain nga siya. Ngunit ang kapalit naman ay tiyak na pagiging isang ganap din niyang aswang. At dahil nga ayaw niyang mangyari yun, kaya muli siyang nakapagwika ng hindi ko kaya! Hindi ko kaya! Hindi ko kaya talaga eh! Sumuka ng sumuka si Charlie sa pandidiring nararamdaman niya. Pakiramdam niya, hinahalukay ang kanyang sikmura. Ilang sandali pa, binalibag ng aswang ang katawan ng babae, sabay lapit kay Charlie. Wala kang magagawa! Nganga! Ngumanga ka! Nagpumigla si Charlie nang sapilitang ipakain sa kanya ang puso ng babae. At pagkatapos, sapilitang ding ipinainom sa kanya ang dugo ng babae. Ilang saglit pa, bumalik na sa normal ang anyo ng lalaki. Naging maamo at napakagwapo na ulit nito.
Dahil doon, nakatulala si Charlie habang sinasaid ang dugo sa kopita. Welcome to my world, bro. Kailangan ko ng kaibigan at the same time ay kabanding sa lahat ng mga susunod kong mga lakad. At maswerte ka. Ikaw ang kauna-unahang napili ko. Umuwi ka na, Brad. Hinihintay ka na ng pamilya mo. Wika ng lalaki. May iniabot sa kanya ang lalaking ito. Isang attache case na puno ng pera. Oh, iuwi mo yan sa pamilya mo. Marami pang kasunod yan. Dahil tiyak, babalik ka dito sa oras na makaramdam ka ng pagkagutom at uhaw. Ganun pa man, mawawala ka man sa pamilya mo. At least, tiyak naman ang maganda nilang kinabukasan. Wika ng lalaki sa kanya. Wala sa sariling dinampot ni Charlie ang attache case na yun. Hihintayin ko ang pagbabalik mo, brother. Dagdag pa ng lalaki. Kumaway pa ang lalaki bago tuluyang pinaharurot ni Charlie ang motor. Dala ang maraming salapi para sa kanyang pamilya. Yun, no? Ay, grabe naman yung kwento. Kawawa naman yung ano, yung Grab driver. Kasi 'di ba, naging aswang na siya. Kaya ako naman nasabing naging aswang na siya kasi ano eh. Inubos niya yung laman nasa baso eh. Ininom niya lahat. Tapos wala siya sa sarili. Yung parang utusan na siya nung ano, nung pasahero niya na ano, na aswang na mayaman. Sana all, no? Mayaman na aswang. De joke lang. Okay, dumako tayo sa shout out. Okay, random shout out 'to, no, yung mga nakita kong mga nagko-comment. Okay. Ah, ito may bagong nag-comment, bago 'to. Ngayon ko lang nakita yung comment na 'to, ah. Rica Rosatazo. Okay, salamat po. Miss Clarine. Peter. Ano 'to, ang hirap basahin. Peter Paularo. Peter Paularoyo. Jeff Nomok. Shasha Sudario. Marilyn Jabadan. Edelberto Canete. Ma'am Emelda Pasqua. Saka shoutout din po kay Ma'am Michelle Cedron. Yan. Teresita Aguilar. Ann Regala. Sino pa? Kat Boglar. Boglar. Boglar na ako ng Boglar, sorry. Nida Tulibawa. Romeline Valenzuela. Salamat din po sa'yo, Nestor Bayuon. Uy, parang ngayon ko lang ulit nakita comment na ito. Pero madalas itong nakikinig eh. Kay Ma'am Leia Segwa. Yan, palaging nakikinig, salamat. Nino Elida. Sino pa? Sino ba yung naalala ko? Filipina Palsario. Lina Hernandez. Marian Almasin. At sa mga kapwa ko horror narrator, may mga channel din po silang lahat. At ito po sila: Kodani Horror Stories, Creepyman Animation, Pinoy Nightmare Animation Stories, Ang Supremo. Yun po, marami pang iba. Napakarami naming ano, mga horror narrators. Sana suportahan nyo kaming lahat. Maraming salamat po. God bless. Ingat po kayo palagi. Saka next story natin, meron akong stock na story na ano, title Maskara ng Aswang. Series siya. Maskara ng Aswang tapos Kwan. Anong gusto nyo? Yung series na Maskara ng Aswang or yung tawag dito, yung
kwentong engkanto naman, mga ganon. Mga kwentong sumpa. Comment nyo naman sa baba, anong gusto nyo? Maskara ng aswang? Yung kwentong sumpa or kwentong engkanto rin para may halo din tayo, hindi yung puro aswang lahat. Yun lang, maraming salamat. Kita-kits ulit tayo sa susunod na kwentuhan. God bless sa ating lahat.